ito, puntahan naman natin si Mommy Jing na may paalala dun sa tamang bigat ha ng backpack ng mga chikiting. Jing? Ay, naku mga kapamilya, pasok ka na nga bukas. Kaya naman, eto na ha, mamimigay na naman tayo ng libreng bag at school supplies ngayon para po sa mga bata na naririto. So yung mga school supplies po ay hatid sa atin ng Rotary Club of Diliman Heights. Present din ang mascot ng Robbie Rabbit. Na game, ayan, nakikita natin na nagpapasaya po sa ating mga bata ngayong umaga at namimigay na ng kanilang libreng school bags, libreng school supplies at dahil nga po pasukan na bukas, itong mga bag na to, Diyos ko ka, bibigat! Ayan, alamin po natin mula kay Dr. Dave Enriga, isang orthopedic spine surgeon, kung ano po ang tamang paraan ng pagbitbit ng bag, gaano lang dapat kabigat ang mga bag na binibitbit po ng ating mga chikiting. Doc, ayan, ito yes, pong bigat morning, ng mga Ms. bag. Yes. O, itong mga bag, sabi nga natin kanina, nag-usap yes. tayo, wala pang laman to. No? Oo. Bag pa lang ang bigat na. Mm-mm. At ito ay walang kinalaman sa brand. Lahat po ng mga bag na makikita ninyo sa tindahan, puro ganito yung style, yes, no? That's true. Okay, so una muna, Doc, itong ganitong mga backpack, ano yung tamang paglalagay ng laman nila? Okay, ganito po, no? Kapag maglalagay tayo ng laman halimbawa sa mga backpack ito, ng mga bata natin, mga alaga natin, hanggat maaari, ang dapat, ang pinakamabibigat na bagay ay malapit doon sa likod ng bata. Okay. Kung titingnan natin dito ang side view, dapat yung pinakamabibigat ang uunahin natin. So yung malapit sa strap? Kung alin yung mas malapit sa strap. Okay. Bakit po? Yun po kasi ang lumalapat dito sa likod ng bata. Spine. Dito po sa ating gulugod, sa ating spine. Mm-hmm. Ngayon, habang mas malapit siya, mas pantay po ang bigat na napupunta sa ating spine. Kasi habang mas malayo po sa spine ang puwersa, mas naaapektuhan po ang mga disc, ang mga joints, at ang mga buto natin. Bakit, at mas nahihirapan sila. Bakit mas nahihila kang palikod. Sige nga, i-demo natin, Doc. Oo, sige, natin kunyari. Si Ken. Hi, Ken. Si Ken. Okay. Yes. Naku, ang bigat naman ito, Doc. Medyo mabigat. Okay. Oh. Pero ito, kung isusuot na natin kay Ken, yes. So, pagtitingnan natin dapat, ang mabigat ay mas malapit dapat sa kanyang dito. Likod. Okay. Oo, mas malapit dapat. Dahil pag hindi, ang puwersa, mahihila siyang palikod ng ganon. Ayun, gaganyan siya. O kung hindi man, mas mapipilitan siyang yumuko paharap. Masama ba yun, Doc? Ang mahirap nun kapag nangyari yun is mas magkakaroon siya ng mga degeneration o mas maluluma kaagad ang mga disc niya dito sa bandang ibaba ng kanyang gulugod. Ay, ano ang disc, Doc? Pakita natin. Ang disc natin ay itong mga bagay na to. Ito. Para kasi yan mga kutsyon sa pagitan ng mga buto natin. Okay. At yan pag mabigat, ang shock absorber ng ating spine. Ayun. Ngayon, pag mabigat, masyadong mataas ang pressure sa loob ng ating mga disc. May ipit. Mas, pwedeng magkaroon ng ipit. Oh. Mas madali siyang maluluma. Oo. Okay. So ngayon, Doc, ito yung tamang pagpapak, no? Yung mabigat, malapit dito yes, sa likod. Po. Okay. Opo. So diretso ang likod. Mas madali sa kanyang tumuwid. Tama, Ms. Jing. Mas madali siyang naktuwid, mas madali siyang nakadiretso. Okay. Yes. Sunod naman, Doc, yung timbang. Gano'n lang ba kabigat dapat? Okay. Ideally, para makuha natin ang wastong timbang na binibuhat ng bag ng mga anak natin, ng mga bata, usually hanggang 15% ang pinaka-ideal. Kunyari, 100 pounds po yung bata. Kakalkulahin po ninyo 15%. So, 15 pounds hanggat maaari lang dapat ang bit-bit niya sa kanyang likod. Ayun. Oo. Okay. Pag higit doon, baka doon medyo mas mahihirapan na po yung bata. Okay. Mas mahihirapan na po yung katawan natin. So, yes. Doc, ito ay may backpack, no? Meron siyang strap. Paano yung mga stroller? Ang mga stroller naman, kunyari, thank you, Ken. So, yung mga stroller. You. Ang stroller naman natin, hanggang maaari, maganda rin yung sana, para mga nakikita na natin sa mga maleta ngayon, yung apat sana yung gulong. Kasi, normally, di ba, sanay tayo na hinihila ng palikod sa atin. Minsan, nakapihit yung ating likod ng ganyan. Pwede rin nakahawak yung nung ganun. Oh. Okay. Pero ang pinakamainam, hanggat maaari, yung apat sana yung gulong para yung mga maletang baguhan ngayon, tinutuwa.
na lang. Ayun. Okay, yes. O bilang panghuli. Uh-oh. Doc Dave, anong bilin natin sa mga magulang? Siguro pati teachers, no? Mm. Umapi na tayo na medyo, nakuha, wag naman ho, isang katutak ang inuuwing mga bag, no? Para bawasan po natin ang homework natin. Or wag lang masyado mabigat yung kinakailangan bitbitin po ng mga bata. Okay. Kasi mas maaga pong maluluma ang kanilang mga spine. Okay. At yes, yung mga nanay naman, pag nagpapack ng mga bag, paano ba? Backpack, so, kung mabigat, pwede bang left and right na lang na dalawang bag? Ang dapat na iniisip natin is, pantay ang pagkakadistribute ng timbang sa katawan at sa likod natin. Ayun. Oo. Okay. So yun lagi ang ika nga guiding principle. Tama. No? Yun ang ginagawa natin dapat. Prinsipyo na iniisip natin tuwing naglalagay tayo ng bag, naglalagay tayo ng nagkakarga ng laman sa bag. Ayun. Uh-oh. Okay, so maraming salamat po kay Doc Dave and Riga. O mami, sa huwag kakalimutan dahil madali daw pong masira ang likod, no, ang gulugod, yung mga disc, no, ng ating mga anak kapag mabigat parate ang kanilang bitbit. Huwag kayong BBTU, magbabalik pa din ang Salamat Doc.